Ang Kapuso actor sa si Kris Bernal, hindi lang abala sa kanyang showbiz commitments, kundi maging sa ilang negosyo. At isa na riyan ang restaurant sa Quezon City na may only treat sa mga customer. Tara na at Maki-midnight Express kay Mikael Daez. Hello, kumusta? Hi, Kris! Ako naman! Hello! Ano ako, hindi ko alam na nandito ka pala. Siyempre, nung nalaman ko, ay pupuntahan ko. Oo, what a surprise. Pupunta, pero dahil nandito ka, andito ako. Nako, thank you. At ayan nga mga Kapuso, we're here at the restaurant of none other than Kris Bernal. This is called House of Gogi. Inspired ako sa'yo. Bigyan. Hindi, talaga natutuwa ako kasi ikaw yung isa sa mga few artista sa GMA na talagang sobrang focus na pag walang teleserye, you really get into business. Bakit ganun yung personality mo pagdating sa business at work? Ewan ko, every after show kasi parang nabubore ako pag wala akong ginagawa. Okay. Like, pwede naman ako mag-gym, pwede ako mag-malling, mag-shopping, but then parang it doesn't make me a productive person. Okay. So parang yun, nag-iisip talaga ako anong pwede kong gawin. Then na-realize ko, gusto kong mag-business. Tama ba yung pag-asabi ko, House of Gogi? House of Gogi, because Gogi means meat. Okay, so, sa Korea. So, specialty namin talaga, meat. Yung mga meats namin. Bakit ito yung konsepto na napili mo? May affinity ka ba for Korea? Pinag-aralan ko siya kasi nakita ko nga yung trend, yung demand for only Korean grill. Laging pila, di ba? Oo, negosyante. Oo, pero na ako mag-isip. And because of that, we will go on and try her food. This is normal samgyupsal style servings. So they start with appetizers, then slowly nilalabas nila yung mga raw meats. Meron tayong iba't ibang Korean side dishes, but it changes every week. Okay. So habang niluluto yung meat, nagme-melt na din yung cheese. And ang maganda sa cheese namin, it's four cheese. Mapapansin mo sa lasa niya. Okay. Na sobrang cheesy niya. Yung ano namin, bibimbap din, it's only. Usually kasi sa Korean restaurant, parang a la carte pa yan sa iba eh. So magkano ba yung only package natin dito sa House of Gogi? For lunch, it's at $3.99 and for dinner, it's at $4.88. For me ha, kasi kumakain din naman ako sa iba't ibang Korean restaurants, it's cheap na at that price. Oo naman. That's my best price. Yan ang pinakakaya so, para hindi malugi si Ms. Bernal, diba? Talagang na-intrigue talaga ako dun sa businesswoman skills. So curious lang ako, ano yung advice na may bibigay mo? Kailangan laging may bago para bumalik sila, para puntahan nila. Kung trip nyo rin subukan ang pa-unli-samgyupsal ni Kris Bernal, sugod na sa House of Gogi. At malay nyo, matsyempohan nyo pa siya dito. Matatagpuan ito sa 55 Dapitan Street, Santa Mesa Heights, Quezon City. That summarizes basically the experience dito sa House of Gogi. Kakain na lang kami ng kakain. Thank you so much, Kris. Thank you! You are an inspiration talaga. Ano ba? Sa lahat na, hindi lang sa mga artista, pero sa mga Pilipino, kung kailangan nyo ng Korean unlimited experience dito lang sa House of Gogi, ako po si Mikael Daez, and this is Midnight Express. Good night, guys. Ingat. Good night!